pakisagot nga, tama bang pinagsasabi nitong taon to? Tama ba? Sige, kasi is being very technical eh. Hindi ko masyadong papala. I'm sorry. Hindi din po ako. ERC po ako. Sorry, sa ERC. Apo. Hindi naman ako, di ba? Hindi din naman po ako technical. Abogado po ako. Pero sinaaral po namin. Is he making sense? I think that's the NGCP position po. We have difference in appreciation po nung, okay, nung situation nga po ng event. But part of the investigation that we are conducting is, one, whether the grid was still really in a normal state at that point in time, considering that there was already a plant, a unit that was down on scheduled maintenance, uh-huh, and there's another unit that went down on unscheduled maintenance. Maintenance ginagawa doon sa isang unit ng PDC, Unit 3. Noong nag-trip yung Unit 1, dapat nataranta na sila, nagpanik na sila. Tiyo ba? Eh hindi, para sa kanila, normal lang daw at stable. Ewan ko kung stable pa rin pag-iisip ninyo. Hindi nga. Totoo, seryoso ako. Kasi, dapat natataranta na kayo. Kita nyo kanina, galit na galit yung mayor ng Iloilo, si Mayor Treñas. Sabihin nyo, mali kayo, NGCP. Mga pinagsasabihin nyo, maling-mali. Di ba? Para doon sa mga sasabihin nyo ngayon, we can formulate what will be our next course of action. Nang sagay, makatulong kami na hindi na maulit ito. Huwag yung napakamodi sagot nyo eh. Malambot pa ho kayo. Tapos pag kinakausap namin kayo off the record or pag tayo-tayo lang, mali yan. Pero pag nandiyan sa harap, eh misappropriation yan. Parang takot pa kayo dito sa NGCP. O di sabihin yung diretso, mali po yung NGCP, mali yung pinagsabi nila, hindi tama po yan. That's not acceptable. Mayaya naman kayo kikila Governor dito, Governor Defensor, Governor Nava, si Mayor Treñas. Nanggagalaiti na, tapos sabihin nyo, misappreciation. Gumamit kayo ng mga stronger term na para i-denounce yung ginagawa ng NGCP dito. Si Presidente nga galit na eh. O, yung boss nyo sa DOE, galit na rin. Kayo dyan sa ERC, Transco, malumanay. Diba? Malumanay. Parang binibaby-baby nyo pa ito. Hindi po. Sabihin nyo agad na, mali po, mali yung pinagsasabi nila. Ay, di ba, hindi kami sang-ayon sa ERC sa pinagsasabi ng NGCP dahil et cetera, et cetera, et cetera. Ganun din kayo, Mr. Laines. Di ba? Now, hindi pa pala tapos. Go ahead, Senator. Nag-carried away kayo, Mr. Chairman. Sure, no, I think it's really, parang if I'm Governor Art and Governor Nava, ang sakit naman sabihin sa constituents ko na na-misappreciate lang kaya nag-brown out tayo eh. Exactly. So it's that, it's parang para sa akin napakababaw yung dahilan. No? Yeah. Your Honor, if I may. Siguro po, to address the point earlier, at least on behalf of the ERC, hindi po sa takot po kami sa NGCP. Takot po kami na ma-challenge yung aming ongoing investigation at ma-compromise po yung investigation by prematurely stating the conclusions. But we are not afraid to state what's in the code and what should have been expected of NGCP. The misappreciation is an observation na mukhang iba po yung naging appreciation. Teka muna, ma'am, excuse me. It happened January 2, right? Opo. Okay, ano ba ngayon? January 8. Hanggang ngayon, you cannot still come up with a conclusion to your investigation? Hindi pa po, Your Honor. Kasi po, nag-start pa lang po kaming mag... In fact, this week... Gano'ng katagal ba bago, bago kayo makapag-come up ng inyong... conclusion doon sa pag-imbestiga niyo dito sa nangyaring insidente. The April incident po, it took the Interim Grid Management Committee about 6 weeks to complete po the report. And we submitted a copy of the report to your office, Your Honor. Pero based on the information that you have on hand at base doon sa mga libro na binabasa ninyo, sinasabi niyo may mga parameters na dapat i-meet, etc. Doon pa lang at least pretty much makaka-come up kayo ng statement to say na talagang mali itong NGCP. Si Presidente nga nagsabi na mali. The President himself, baka pa niyo si Presidente. Kayo pa lumanay, si Presidente nag-issue na ng kanyang statement. Strong statement na sinasabing mali ang NGCP. Dalawang beses na nangyari itong kalokohan ng NGCP. Pero kayo dyan sa ERC, hindi pa. Baka pa yung presidente nyo, natin. Baka ibang presidente nyo. Hindi po, kailangan lang pong matapos po yung... I know, pero marami ng violation to, Ma'am Attorney, Madam Di Malanta. Alam nyo naman eh, ilang hearing na tayo eh.
And you agreed with me in several occasions na talagang mali ito. Di ba? Katulad doon, meron nga, di ba, minumultahan nyo ito, ay magbayad ng multa. Tatandaan nyo yun? Nagmamatigas pa sa inyo, tapos ngayon, malalambot-lambot pa rin kayo? Paano kayo gagalangin naman ito? Di ba, maging yung ikaw, Transco? Di ba? Karapatan nyo dapat pumasok para mag-inspect. Inspeksyonin nyo yung loob ng pasilidad ng NGCP, hindi kayo pinapayagan, binabastos kayo, tapos ngayon, lalambot-lambot ka sa kanila? Eh, lalo kang hindi gagalangin. Oh, you have to speak the language they understand. Binabarasubas kayo, eh huwag kang maging marasubas, pero dapat maging firm ka. Sabayan mo. Excuse me, ma'am. Di ba? May karapat na kayo na mag-inspect sa facility dahil kasama sa mandato niya. Tingnan niyo kung tama ba yung nangyayari doon sa loob ng facility ng NGCP. Property niyo yun, kung tutuusin, dati. Pero hindi kayo pinapayagan. O tapos ngayon, lalambot-lambot kayo. Tapos ikaw, ERC, minultahan niyo ito, ayaw kayong bayaran ng ayaw maniwala at kinaladkad pa kayo sa korte. Di ba? Kayo naman. Mr. Chair, in terms of inspection man po, nag-inspect naman po kami ng facilities ng NGCP. Pero there were several times na hindi kayo pinayagan papasukin. Di ba? Nasa-hearing natin yon. Hindi kayo pinayagan, kaya di ba idadalhin pa sa korte yung... Yun pong mga hindi kami pinapayagan po ay yung pong sa mga bagong transmission projects nila. Kaya nga, di ba? Basta di... Nareglo ka na ba? Ba't bigla ka nagbago? Hindi po. Nareglo ka na ba rito? Ang sinasabi ko po ay... Teka muna, dati-dati matapang ka. Ngayon mukhang lumambot ka. Anong nangyari? Hindi po ako lumalambot. Ganun pa rin po yung position ng Transco. Hindi nga, di ba dati hindi nga kayo pinapapasok? Galit ka nga noon lang usap ko. Ewan ko, ikaw ba yung kausap ko na binabastos kayo, ayaw kayong payagan makapasok? Di ba? You were trying to do an inspection and pinalayas kayo ng NGCP. Tama? Oh. Tapos ngayon, chinalis kayo ng NGCP na magreklamo lang, magdemanda, dalhin sa korte. Kaya nga, di ba? Kinakaso yan. Tapos ngayon, lumambot ka. Baka binigyan ka ng t-shirt ng NGCP. Binigyan ka ng basket of fruits. Joke lang. Pero nakadismaya. Kayong dalawa, sorry ha. Dapat you should be firm. You should show these people na meron silang ginagawang hindi tama. And we have to do something. Yung mga taga, yan na si Arthur, Governor Defensor, Governor Nava, yung mga constituency na galit na, si Mayor Trenas, sobrang panggagalit. Pagkatapos, inaasahan nila na kayo ay kakampi nila at sasabihin, diretsuan, na mali itong NGCP. Para itong NGCP, mahihaya naman gumawa na ng aksyon na hindi na maulit ito. Maging yung presidente, galit na nga, di ba? Huwag kayong lalambot-lambot dito sa NGCP. Kakainin kayo ng buhay nito. To Treasury, the ERC has no authority or mandate to impose or collect damages suffered by consumers. So it's not in our mandate. I think what the local governments of Iloilo are studying are the possibility or the legal basis for putting together a cause of action to file a case in the regular court so that damages can be recovered. Hindi po sa COP ng ERC po. How many more provinces will lose by the billions dahil dito sa kapalpakan ng NGCP? Enough is enough. Dapat talaga tanggalan na ng prangkisa itong NGCP. Nang saka hindi na makapangperwisyo. And that's exactly the direction we're going to. And I'm asking the support of my colleagues here sa Senate and even sa Congress. Tanggalan na marami ng grounds for the termination of the franchise of NGCP. Ang dami na nilang kapalpakang ginawa. Huwag na natin payagang pampatuloy na pumalpak pa ito. Patuloy na may merwisyo at by the billions and billions of pesos, who knows kung anong lugar ang susunod na mapipirwisyo. Ano ang binibigay na dahilan ng NGCP palagi? Dahilan doon sa kanilang mga delayed projects na umabot na nga ng 60, sabi ni Assistant Secretary Marasigan, at dekada-dekada na. Yes, sir. Ang usual kasi dati, sir, na reason is the permits from the LGUs and the agencies and the right-of-way. So, ang ginawa ng DOE,
we actually go to the mayors and all the kung ano mang probinsya mapupuntahan namin para kami rin maghihingi ng tulong sa mga So in other words, tumutulong kayo. Yes sir. So for example, ang Panay Negros Cebu na Negros Panay, wala na pong permitting and right of way. Okay. Problems. So bakit ginagamit still, bakit ginagamit pa rin ang rason ng NGCP yung right of way sa mga LGU, and in fact yung mga LGU pala kailan sa kanila hindi na kailangan pa ng right of way at yes, yung ilan sa kanila nagko-cooperate matapos yung kausapin. So ano pang dahilan ng NGCP para ma-delay sila? To the credit naman po sir ng mga LGU, madali lang naman silang kaya nga, madali silang kausap. So ang isa sir, So anong dahilan kung madali pa lang kausap ang LGU at nandiyan kayo full support sa NGCP doon sa mga requirements as documentation, bakit pa rin sila nandidelay? Kasi po sir, right of way, permitting, tapos i-construct nyo. So ang construction yung problem, sir. Nyo na sila sa right of way, natutulungan nyo sa permitting. And I'm sure marami sa mga taga-LGU, very cooperative yan. Dahil alam naman nila, makakatulong naman sa kanilang mga constituents na magkaroon ng maayos na electricity. So bakit nandidelay pa rin yung NGCP? Yes po, Chair. It's actually the construction. Yung mga engineer at yung mga construction. At bakit hindi sila, marami naman silang pera, may budget sila. Trabaho nila. Bakit hindi pa rin sila nakapag-construct na sa tamang oras? Yan po ay internal na problema ng dapat hindi na excuse para sa atin yan po. Mr. Good, ang dividendo na umabot sa up to 90% at 10% lamang ang nire-invest nila capitalization para sa mga kagamitan, yan ang dahilan ng mga delays. Kasi kung sana hindi na naisip yung salapi na para mapunta halos lang sa dividendo at kinonsider nila na kailangan, malaking porsyento doon sa kinikita nila ay nire-invest nila sa mga kagamitan. Hindi sana nagkaroon ng mga delays. Do you agree? Ang sabi pong nakikita, ang delay. Thank you. Okay, ikaw naman. Sila na nagpato kayo ng multa, nagmulta naman sila o kinalagkad kayo sa korte sa lahat ng mga pagmumulta na ginawa nyo sa kanila? Doon po sa delayed projects, wala pa po kaming na ipapataw na multa. Pero meron po kasing kaming isang show cause order. Why not? Ang dami ng delayed, 60 na, tapos na isa doon, di ba pray nakapagmulta? Teka muna, wala bakit? Wala pa po. Wala Why? Pa po. Kaya pala, pa po, left honor. And right sila mag-delay. No, Taka, dapat from ngayon pa lamang, meron na kayo na multa. Dapat po, nasampulan nyo na. Eh kaya pala, last year lang po may pabaya din pala kayo dyan sa ERC. I'm sorry? Last year lang po kami nagsimulang mag-issue ng show cause order, Your Honor. Okay, ano yung pinakamahabang delayed, Mr. Marasigan, na project? Pinakamahabang taon? If we talk about the major projects lang. Major projects, yes. Yung Hermosa San Jose, was supposed to be 2018. 10 times na siya na-delay. 2018? Yes, sir. 2018 dapat tapos na yung project? Yes, sir. Yun yung original na plan. Okay. Tapos pero, every time may TDP, may bago siyang schedule. So, so minumog na minumog sir, na. Tapos, it's only 98.9. Okay. February 2018. So, tuwing na-delay, hindi natapos ng 2018, ano binigay na reason? Sir, may permit, may right of way, or in construction talaga yung problema. Sir. And then, pinagbigyan nyo, then 29, nagbigay siya ng date 2019 na matatapos, hindi pa rin, 2021, same ng same pa rin yung ten reason? 10 times, sir, yeah. So, doon pa lamang dapat, ERC, nakita nyo na parang pinaiikot-ikot na lang kayo. Agad-agad, minultahan nyo na agad, matapos yung bigyan ng show ko, sorry, doon pa lang sa 2018. Okay, pagbigyan ko kayo isang taon, another year, 2019, para ayusin yung mga taga-LG kung anong problema sa right of way. E nung 2019, hindi natupad, show cause order, multa na agad. Wala pa pala kayo namumulta dito. Ay, sus. Sa delayed projects po, wala. Doon po sa non-compliance with CSP, doon po kami nakapagmulta, nagbayad naman po sila. Magkano? 5 million pesos. Sus, Mario Joseph. First violation. Eh, pinagtatawanan kayo ng NGCP. Dahil sa kanilang kapalpakan, lusot sila. At the most na may mumulta sa kanila is only 50 million. Sobra naman, 4 billion ang nawala, mumulta 50 million. Nakangisi pa rin to. Life is unfair. Mr. Chair, I just want to reiterate, bakit, why do I say na it's possible it will happen again? Kasi hindi pa rin tapos yung Cebu Negros Panay. It was promised to be... delay project. Hindi, dapat kasi nung nangyari ng April, sabi na, sige, August na. But then it didn't happen again in August. Now we're in January, it happened again. Hopefully talaga yung March 2024. Kaya, Galin, thank you for raising that up. Yes. Meron kayong binigyan na recommendation para it will not happen again. Pero ang sabi ni Dr. Guevara ba? Katama? Pero sinasabi ni Yusek Galin, it might happen again. Jesus. That is not up by end of this year.
it's possible that we may have rotating brownout. So if they haven't started construction, 450 days has not started, Mr. Chair. Oh, so you haven't started construction on that project yet, NGCP? Again, apologies, Mr. Chair, we don't have the information as we speak now. You don't have that kind of information? Who has that information? It should come from our construction group, Mr. Chair, which is... And who's the head of the construction group? It's not with us today, Mr. Chair. Who is that person? Why not call him right now? Itong pangalawang beses na ginawa niyong kapalpakan dyan sa Panay para wala ng third time. At ang bad news is, sabi ni Yusek Garin na it might happen again. Despite dun sa recommendation na sinasabi ni Yusek Guevara, ang sabi ni Yusek Garin, it might happen again. At ayaw kong marinig yun, ayaw kong tapusin tong hearing na ito, na bitin tayo doon sa sinabi ni Yusek Garin na it might happen again. Dapat it will never happen again. Gusto ko matapos tong hearing na ito sa salitang it will never happen again coming from you. And of course supported ng DOE at ERC. Si presidente na nga mismo, pikun na eh. Di ba? Talagang dapat binabawi ng prangkisa ninyo eh. Hindi nga. Oh, anong sabi? Oh, dinadaktakan ka ng kausap mo. Sino ba yung kausap mo? Misis mo ata, pinapagalitan ka. Narinig ko yung boses, ang lakas. Galit, babae yung kausap mo? It's one of our officials in NGCP, Mr. Chair. Who is that leader, yung group? The information came from our Chief Technical Officer, Mr. Rico Vega. Kaya, who is that Chief Technical Officer? It's Mr. Rico Vega. Called Mr. Rico Vega. I have the information already. Okay, you have the information. Sige, kaya na matatapos. We should be able to finish the project on December 2024 as the need arises here. December 2024. Any particular date? Alam nyo, NGCP, talagang dapat makansira na yung prangkisa sa inyo. Dapat matanggal na yung prangkisa inyo. Wala na kayong ginawa kundi puro mag-delay ng mga proyekto. And then katakot-takot na palusot ang ginagawa ninyo. Katakot-takot na panluloko yung ginagawa nyo. The country's been had by you. Sobrang, hindi ko ma-fathom, hindi ko ma-intindihan kung bakit sobra-sobrang binigay sa inyo na pabor. Sobra-sobrang pagpapababy sa inyo. Di ba? Na patuloy kayong gumagawa ng kapalpakan, delayed at pinagpapasensyahan kayo at ang namulta pa lang sa inyo so far is 5 million. Dapat matagal na nakansila yung prangkisa sa inyo. Tapos hindi pa kayo nagbabayad ng tax. Kung yung mga ordinaryong mamamayan dyan, yung mga maliliit na grocery store dyan, nagtitinda dyan sa palengke, nagbabayad ng boys. Kayo na bilyones ang kinikita, walang binabayad na corporate tax.